dahil mayroon tayong panig ng mga employer. Siyempre, mayroon din tayong panig ng mga employees naman. Mga manggagawa naman. Mm-hmm. Ito naman, ngayon yung maririnig natin ay galing sa manggagawang Pilipino sa pamamagitan ng ating panauhin na si... Si Karine Magtubo, ang convener at spokesperson na nagkaisa labor coalition. Magandang umaga sa iyo, Karine. Magandang umaga po sa atin at magandang umaga sa ating kapakinig. Maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong napagagandang programa. Ako po si Arnel Ignacio, kasama ko po si Ma'am Tuesday New at saka si Director Rolly Francia. So, good morning po sa inyo, Arnel Tuesday at Director. Karine, sa Lunes. Yes. Sa Lunes magsosona na ang ating presidente kung saan eyes and ears ang buong bansa. Bilang tagapagsalita po nitong nagkaisang labor coalition na ito, ano po bang nais yung bigyan ng prioridad tungkol sa tungkol sa industriya ng paggawa sa kasalukuyang administrasyon? Kami ay all eyes and ears nga, tama, dito so na kasi siyempre, alam niyo naman ang situation sa ngayon, parang hirap na hirap. Kaya ang gusto namin marinig sa unang-una sa lahat, paano natin i-address itong sumisirit na inflation, pataas ang presyo ng bilihin, at paano natin maihabol naman ang sweldo ng mga manggagawa. Kasi nahihirapan na kami, kahit na may tagtag na sweldo ng nakaraang mga buwan, itagal na sa sapat. So, ano ba? Meron tayong ayuda, meron tayong bagong tagdag na sweldo. Paano mamitigit ang ating tasang presyo para naman ay hirap na hirap yung ating mga manggagawa. Opo. Yun pong unang sa lahat ang aming gusto mapakinggan. Kaso ka rin nabanggit nyo po yung sa sweldo. Mayroon daw kayong sulat kay Secretary Benny Laguesmas tungkol sa hirit ulit na pagtaas ng sweldo. Iba pa ba itong bagong hirit ninyo doon sa kabibigay lang nila na dagdag sweldo nitong makanakaraang buwan? Ako, yan din ang tinatanong ni Carmelita Valdez. Si Twinkle. Good morning, Miss Twinkle. Ang sa amin po kasi, parang, siyempre, parang pa kung mayroon sugat, mayroon mo lang Band-Aid, di ba? So, may ayuda ba? Tapos tingnan natin kung paano gamutin ng sugat ng tuloy-tuloy. Yung aming proposal kay Secretary Benny ay i-review talaga muna ang ang nagbibigay tayong ayuda, ibig sabihin, para mamitigate yung impact ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa sweldo ng manggagawa, be it in the form of another wage increase, price decreases, price regulations. Ang sa amin naman, strategically, i-review na natin yung ating wage fixing mechanism at mga batas kasi matagal yan, 30 years na yung sistema. Sa pagtaas ng sweldo na hindi man nakahabol doon sa pagtaas ng presyo at living wage, i-review natin. Ano lang yung paghuhugutan ng mga hakbang tungo doon sa sinasabi natin sana ang sweldo ng manggagawa ay nakabuhay, hindi nakapapahingir sa lahat. Opo. Ang batay sa batas, sa pagkakaalam ko, Karine, isang beses lamang sa loob ng isang taon na magpapatupad ng wage increase. Sa regular na sitwasyon, pero sa tingin nyo naman, emergency, di ba? Sa regular na sitwasyon, halimbawa, pwede isang taon, isa. Pero emergency situation, alam ko sa sayang naman, hindi na nakakapagpuputol. Hindi natin na... Karine, saglit lang ha. Tatawagan ka namin ulit, napuputol yung linya mo. Ayun, Director Rolly, tama ba yung sinasabi ko, di ba? Sa loob ng isang taon, isang beses lang yung wage adjustment. Tama yun na Tuesday. Pero tila ang gustong, isa sa mga itinutulak ng ating mga kasamahan sa paggawa ay yung i-abolish na yung regional tripartite, yung mga regional productivity boards para isang legislated wage lang. Pwedeng, legislated wage. Nakasalalo yan dun sa magiging action ng Kongreso kung makumbinsi ang ating mga mambabatas para ng kahilingan na yan. Ayan, nakabalik na si Karine. Yeah, sa ngayon, gusto din natin itanong niya kay Karine. How serious are they in pushing for the abolition of the wage boards and the national wage legislation system, Karine? Yan, Karine. Sa issue ng wage, abolition of regional wage board,
Oh, ang aming kasing posisyon diyan sana, kaya pina-review natin ang wage fixing mechanisms natin pati yung batas. Mm-mm. Kasi iniisip namin sana parehas-parehas na lang minimum wage sa buong bansa. Mm. Kasi wala namang malaking diferensya eh, 'di ba? Punta ka sa Valenzuela, NCR minimum wage ka, pag tumbling mo sa Bulacan, iba na. Oo nga naman. Diba? Eh pareho din naman ang presyo, kung minsan nga mas mahal pa sa probinsya. Sa kaita, iba pero, na. Pero natatandaan mo, ano, partner, di ba ito rin yung aking pinoint out noon, nag-i-increase tayo? Kasi sabi ko, bakit iba-iba? For example, yung pinagtatrabahohan mong kumpanya rito, pareho rin naman ang kumpanya pinagtatrabahohan mo, for example, sa probinsya. Mm-mm. Ang benta nila, pareho rin pareho naman. Pareho rin. Same price. So bakit nga mas bababa sa ano? Oo. Isa yan, may punto siguro doon, ano, na pwedeng silipin, Director Rolly. You're working in a huge company na mayroong na may ibang branch lang sa ibang lugar. Eh, hindi naman wala naman masyado pagkakaiba yung presyo nila, yung kita nila. Para bang ang sweldo ay tinatakda kung saan ka nagtrabaho, isang lugar. Oo. Diba? Ang ano yata doon, Karine, yung ano ba yung tawag nila? Yung antas ng pamumuhay doon sa ibang probinsya, magkaiba raw dito sa alam metro. Alam mo siya rin, mas mura. Iba na. Pero mukhang hindi na applicable. Oo. Kasi mas malaki nga yung presyo ng mas mahal. Correct. Mas mahal na nga kaya sa probinsya. Oo. Kasi wala naman ng pagkakaiba eh. Oo nga. Dapat pag-usapan na yan. Kaya sabi namin, i-review tong wage fixing mechanism natin na 30-year-old na. Oo. At ang epekto naman na hindi naman nakahabol ng sweldo ng magagawa sa living wage, natakda ng ating konstitusyon. Eh kung kayo ho ang tatanungin, kayo na nga palang tinatanong, ano ang paborable sa inyo kung itong inyong kahilingan ng abolishment ng regional ay matutuloy? Actually, personally sa ako, no, hindi ko i-abolish yung National Wages and Productivity Commission. Mm-hmm. I-re-reinvent lang natin yung kanyang trabaho. Okay. Muna sa lahat, dapat meron tayong minimum living wage, national living wage sa buong bansa, itatakda yan ng batas. Pangalawa, yung National Wages and Productivity Boards natin, mm-hmm, o commission, ang trabaho niya, i-monitor kung nai-implement, mm-hmm, yung national minimum wage, and then magkasana mga programas para sa productivity ng mga manggagawa at kumpanya. Mm-hmm. Nandun siya. Siya yung kumbaga ang ating marshal, mm-hmm, na nagtitiyak na ang mga wage setting na ginagawa ng ating kongreso o ng Department of Labor ay napatupad sa buong bansa at tinitiyak na tinutupad ng mga employers. At same time, yung productivity measures para bigyan naman ng sa kabilang banda, no, ng pag-asa yung mga employers natin sa productivity ng manggagawa ay isasagawa nila. Mm-mm. Director Rolly, National Wages and Productivity Commission yan eh. Nakalimutan yung productivity. Director Rolly, di ba may nagsasubmit naman ng report yan sa DOLE? Ganun po ba yon? May monitoring. Okay. Tapos nagsasabihan sa National Wages and Productivity Commission. Mm-hmm. Pero tama eh. Mukha kailangan niyang i-reinvent, sabi nga ni Karen eh. Mm-hmm. And I think that is also one of the issues na pinag-usapan nila doon sa dialogue kahapon with our senior officials doon, mm-hmm, sa... So mayroon na pala kayong dialogue kahapon? Continuing yung dialogue po namin with Secretary Guesma, mm-hmm, kahapon sa kanilang ASEC na pinaharap sa amin. Okay naman po, ang talking points na lang ang dapat ilatag. Paano yung progress nito? Bago tayo maubusan ng oras, meron lang sumagi sa isip ko eh. Kasi kadalasan ang mga employers, ang lagi naman nilang ang irereklamo, idadaing nila. Naku, magbabayad ako ng upa, magbabayad ako ng kuryente, magbabayad ako ng tubig. At kanyang pagkain, sumagi lang sa isip ko, hindi kaya magbagandang i-involve din natin itong mga kumpanya at saka itong mga utilities na wala siyang magagawa kundi bayaran. Na kung hindi natin maibibigay yung increase ng wages, bakit hindi natin sila tulungan na mas maging magaan ng pagbabayad? Yung non-wage benefits na tinatawag. Diba? Mayroon naman ganon. Diba, Director? Kasi yun ang nagka-crush sa kanyang financial management. Dahil for example, diba, yung kuryente, gugulat ka lang, ganitong kalaki, but you have no choice. You have to pay. Yung cost of doing business labas sa pagbabayad ng sweldo, dapat din ay tinitingnan ng ating gobyerno. Oo. Diba?
ang taas-taas ng presyo ng kuryente. Mm-hmm. And wala kang choice, babayaran mo 'yan. Ano, 'di ba? So, pwede ba yang ano, i-review natin din yung polisiya sa pricing din ng kuryente, mm-hmm. 'di ba? Para comprehensive, 'di ba? Para comprehensive ang approach. Para hindi lang yung burden ay ilagay sa balikat ng manggagawa, sasabihin ng employer, eh wala kami ka kayang si marami ka binabayaran. Iba kami yung pinahihirapan nyo, nabababan sa sweldo namin, trabaho kami ng trabaho. Mm. So yun dapat ang role ng ating government. Tingnan din yung other side, yung cost of doing business, yes, para matulungan yung employers, hindi lang sa sweldo ng manggagawa ang nasa sakripisyo. Kumbaga kasi magkakakambal ng mga bituka ng lahat ng yan. Hindi yung pwedeng... Magkakarugtong yan eh. Mm-hmm. So, anyway, sana meron pa tayong mas mahaba-habang oras. Can you imagine? 5 minutes na lang natitira para sa atin. So, at least nakita natin, narinig natin yung punto naman ng nasa sektor ng mga manggagawa. So, Karen, pwede naman natin anyayaan ulit si Karen sa mga susunod na... Yes. Oo, sana. Abaan natin. Oo, pagka si Karen at si Sir Jun, parang ano eh, one full episode. Oo. No? Sana. Salamat sa iyo, Karen. Sa ulitin po. Sa ulitin po. Maraming salamat at sa buhay kayo. Salamat po. Mga kapuso, ang ating pong nakausap, si Renato Karen Magtubo, ang convener at spokesperson na nagkaisa Labor Coalition. Na-miss yung ba ang ating episode? Pwede nyo itong balikan sa Facebook page. Hanapin ang Atty. Philippines. Huwag kalimutan mag-like, mag-follow, at mag-subscribe.